iyong lahat na kasama namin sa Virtual Fellowship sa oras na ito sa YouTube, Facebook Live, Zoom. At anuman ang sitwasyon na ating pinagdaraanan sa nagkakay naroon, patuloy po tayong paruti na makapangyarihan Diyos at maranasan po nating buhay ang bunga ng pag-aalis ito ng kanyang sarili sa amin 2,000 taon nang nakalipas. Subalit sa araw na ito at sa susunod pong mga araw ay aking gugunitain ang pagkakasakit ng Panginoon upang magdulot po ito ng ganapang pagbabago sa ating buhay. Ang salita po ng Diyos na ating pagsasaluhan ay hanguin natin sa Ebanghelyo ng Panginoon sa sulat ni San Mateo. Mateo Kabanata 27, talata 27 hanggang 31. From the Gospel of God according to St. Matthew. Matthew chapter 27, verse 27 to 31. Then the governor's soldier took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews," they said. They spit on him and took his staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. Si Jesus ay dinala ng mga kahawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinawaran nila siya at sinunta ng isang balabal na kulang-kula. Nagikaw sila ng halamang matindi at itinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga butyo. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos ko siya'y kanilang inalisan siya ng balabal, sinuta ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Mga kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita na magdudulot sa atin ng laging hawa at matagumpay na buhay. Pwede na po kayong magsiupo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos na buhay. At patuloy po natin pasasalamatan ng Panginoon sa panahon at pagkakataon na ibinibigay sa atin upang ang kanyang salita ay patuloy na dumating sa ating puso. Patuloy po natin maranasan sa buhay ang dulot ng pag-aalay ni Kristo na kanyang sarili para sa atin. Ang gospel na ating tinunghayan ay bahagi po ng mabuting balita kanina na ating tinunghayan sa misa. At sa bahagi ito, mga kapatid, kitang-kita natin ang paghihirap na pinagdaanan ng Panginoon upang hanggutin ang ating buhay sa silumpang buhay, sa isang buhay na puno po ng kahirapan, gusta, at buhay na nakadistrito sa kapahamakan at parusa sa lugar po ng impyerno. So, balik sinasabi po ng Gospel na ating tinunghayan, pinalit po ng Panginoon ang sariling katawan upang sa halip na tayo ang kahirapan, tayo ang putungan ng koronang tinig, tayo ang hampasin, tayo po ang ipako sa krus,
inilagay ng Panginoon ang kanyang sarili. At mula sa pag-aalay na ito ni Kristo, nais kong iabot ng Panginoon sa akin sa panahon ito ang tunay na kahulugan ng tagumpay ng buhay. Ang topic na nais kong dalhin sa inyo mga kapatid sa oras na ito, ito po ang simpleng title, The Suffering Servant. Si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay minamahal ng Diyos. Si Jesus ay binabanggit po ng Biblia na creator ng ating buhay. So, balik kung titignan po natin sa gospel natin ngayon, ang nagbibigay buhay, pinahirapan ng mga tao ng panahon iyon, alang-alang sa ating, tinanggap ng Panginoon ang ganitong kalagayan, ipinahintulot ng Diyos na ang kanyang anak ang magbusa para sa iyo, para sa akin. Dito po, sa outline na nais kong dalhin sa inyo, dalawang pong tema na ating pag-uusapan ng kapatid. Una yung salitang He suffered on the cross. Jesus endured all this pain and suffering so that you and I might be forgiven. Yan po yung una mga kapatid, yung paghihirap ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Paghihirap ng Panginoon na pasangin ang cross na ito na habang pinapasang mga kapatid, mga taong nasa paligid, siya po'y dinudusta, nilalatigo, at pinagkumikaan ng kung ano-anong salita na hindi po dapat ang salitang ito ay ituon sa Panginoon. Ikalawa mga kapatid, yung salitang He died on the cross. Tuloy po muna natin yung ating gospel. Sabi ng Matthew chapter 27 verse 45 to 54. Dito po sa ating binasa, gamitin ko yung word na tila o pinaglaruan talaga nila ang Panginoon. Sabi dito mga kapatid ay ganito. Hinubalan nila at sinutan ng isang balabal na pulang-pula. Nagligaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Ang tawag po dito mga kapatid ay Jerusalem Thorns. Ito po yung halamang matinik na inilalagay sa wall ng Jerusalem upang hindi maakyat ng kanilang kaaway. Matinik po ito. Isipin nyo mga kapatid, hari ng mga hari, dapat ang ilalagay po sa kanyang korona ay lahat halos ng kayamanan ng mundo pwedeng display doon. Pero ang inilagay po ay halamang matinik. Pinaghawak siya ng isang tampok sa kanyang kanang kamay. Sipin natin na ang isang hari mga kapatid, ano po ang hawak niya? Yung authority. Pero nilaro po nila ang Panginoon, niliba, niluturan at binati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo, siya ay pinaghahampas sa ulo. Sabi sa English translation ng kapatid, again and again. Di po natin kayang bilangin. Pero ang tanong, deserve ba ang Panginoon na daanan ang bagay na ito? Tayo po ang pwedeng sumagot na hindi. At kung tayo man ang ilagay sa ganitong kalagayan at tanungin ka, deserving ka ba? Ang sasagot mo, deserving ako. Bakit, mga kapatid, kahit po tayo pinagpapala ng Diyos, labis-labis pa rin ang nagagawa nating pagsalansang sa kanyang kalooban. Ang ikalawang outline po na binabanggit ko sa inyo ay He died on the cross. Matthew chapter 27 verse 45 hanggang 54. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, ay nagtingin sa buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ko ng ilan sa mga nakatayo roon na sinabi nila, tinatawag niya si Jesus, at tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila, at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tampo at itinasipsip kay Jesus.
Ngunit sinabi naman ang iba, hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw sa Jesus at nalagutan ng hininga. Ito po sa verse 15 ng Matthew chapter 27. Binabanggit po dito yung salitang si Jesus ay nalagutan ng hininga. Mga kapatid, ano po ang benefits? Ano po ang benepisyo ng binabanggit ng Biblia na si Jesus ay namatay para sa atin? Unang biyaya na nais kong dalhin sa inyo ay ganito po, mga kapatid. Jesus' death redeemed us from the penalty of sin. Ang kamatayan po ni Kristo ang humahog sa atin sa tinatawag na penalty ng ating kasalanan. Ano po yung penalty ng kasalanan? Sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, separation, mga kapatid, eternal separation sa Diyos sa pamamagitan ng nakalaan na impyerno sa buhay ng mga taong patuloy na nagbubuhay sa kasalanan. At sinasabi po ng Biblia, hindi kaya hanguin ng tao ang kanyang sarili sa ganitong kalagayan. Subalit ang bagay na hindi po natin kaya, kinaya ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Jesus' death redeemed us from the penalty of sin. Ikalawang bagay na nais ko pong ipaalala sa inyo, mga kapatid, Jesus' death saves us from the curse of the law. Ang pagkamatay po ni Kristo ang nagligtas sa atin, nag-alis sa atin sa sumpa ng kautusan. Sabi po dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse 23, kailangan siyang inibing sa araw ng Yaon. Huwag niyong ahayaan magdamag na nakabili ng banggay. Pagkat ang binitay ay kasuklang-suklang kayaweh. Pag hindi niyo inilibing agad, madudungisan ang lupain ibinigay niya sa inyo. Ang uri po ng kamatayan na pinagdaanan ng Panginoon ay kamatayan ng isang taong lubhang makasalanan. At ito po'y parusa ng mga Romano. Sapagkat ang parusa po ng Hudyo sa mga taong nagkakasala ng panahon iyon, binabato hanggang sa mamatay. Ang pagkabitin sa krus, mga kapatid, ay parusa ng mga Romano at ang parusang ito ay para sa taong lubhang makasalanan. Kaya kung papansin ninyo, mayroon pong dalawang magnanakaw, notorious, na kakabihang Panginoon. At ipinagpalit po ang Panginoon sa isang ano